What's up guys? Welcome back to my channel and for today's video, sasagutin lang natin yung ilang tanong about dito sa Gomo Sim na galing doon sa last video natin. So ila lang tong tanong na to, wala pa atang 10. At bibigyan lang din experience ko dito sa Gomo Sim kung okay ba siya at kung maire-recommend ko ba siya para sa inyo. At bibigyan ko na rin yung mechanics para doon sa mismong giveaway natin. So bago natin simulan sagutin yung mga tanong about dito sa Gomo Sim, so balikan muna natin kung ano nga ba itong Gomo Sim na to. So itong Gomo Sim nag-over siya ng 25GB na no expiry. Pero ulitin natin dahil iba medyo confused pa dito sa 25GB na no expiry. Nagbasa-basa ako sa mga comment section at pinagsasabi na akala ko ba walang expiry yung 25GB pero bakit nauubos? So ulitin natin, so itong Gomo Sim meron kagad siyang 25GB kapag na-activate na natin. So ibig sabihin meron tayong 25GB, may digit tayo. Ibig sabihin, hindi unlimited yung data natin. So pagdating naman sa no expiry, walang expired yung data natin din eh. Kung i-compare nyo siya sa mga prepaid SIM natin na kapag nag-register tayo ng internet, valid lang for 3 days, 5 days, or 7 days. Kasi dito sa Gomo Sim, no expiry siya. Kaya kahit umabot pa man ng 6 months yung data nyo, hanggat hindi nauubos, walang expired yung data ninyo. So yun yung meron dito sa Gomo Sim para sa mga nako-confuse pa rin dyan. So first question, since sabi nga daw doon sa website ng Gomo na itong Gomo ay gumagamit ng Globe Network Provider. So ibig sabihin daw ba pwede itong matawagan nung naka-unlimited call na TM or Globe user? Yes, pwede siyang matawagan nung TM at Globe user basta naka-unlimited call dahil under naman siya or gumagamit naman siya ng Globe Network Provider. The second question, open access daw ba yung 25GB na data? Yes, open access yung 25GB na data, kahit saan yung mga website gamitin yan or kahit sa mga application, pwedeng-pwede yung data ninyo. And also, pwede nyo siyang gamitin para sa personal hotspot dahil nakoconsume nyo rin naman yung data nyo na yan. Then, connected question naman doon, pwede daw ba itong gamitin sa mga Globe na pocket wifi at pati na rin sa mga Globe na wifi modem? Yes, pwede siyang gamitin dahil sasaksak nyo lang naman to. Kaya hindi ko na rin tuturo kasi plug and play lang naman siya, gagana kagad yung Gomo Sim na to. At hindi lang sa mga Globe Pocket Wi-Fi, pati na rin sa mga open line na pocket Wi-Fi o sa mga Wi-Fi modem, gagana tong Gomo Sim basta open line yan. So for the speed naman nun, depende yan sa location nyo kung malakas ba o mahina yung Globe sa inyo. The third question, legit daw ba yung 1 year na pang Mobile Legends or Wild Rift dito sa Gomo na Sim? So nakita ko rin yung article na yun sa Facebook, pati na rin sa website nila. At yun naman, mukha nang legit yun, lalo na kung doon lang talaga papaikutin yung data nyo sa Mobile Legends at Wild Rift. Kung wala kayo ibang paggagamitan ng data, legit yung 1 year na pang Wild Rift na yun. So kung makita ko man yung feature, insert ko dito. So yun yung nagkasabi yung sa article nila na up to 4,000 rounds yung kaya ng Mobile Legends o Wild Rift dito sa Gomo Sim bago maubos yung 25GB na no expiry. Then pang fourth question, paano daw kami natitira ba tayong data sa mismong Gomo application natin? Then nag-avail tayo ng offers nila na 299 o 499. Mag-reset daw ba o madadagdag yung in-avail natin na yun sa application? So ito talaga hindi ko talaga masagot kaya nagtanong na rin ako sa mga nakapag-avail na dun sa offers na yon. And sabi naman nila, okay naman daw at nadadagdag daw yun sa data natin at hindi magre-reset. Then suggestion na din nila na kung mag-avail tayo, i-avail natin yung 299 kesa sa 499 kasi mas malaking diferensya. At lalo na kung hindi nyo naman gagawing primary SIM yung Gomo SIM. Kasi mas convenient daw at mas mura daw kung halimbawang magko-convert lang tayo ng data para ipang-call at ipang-text. Then pang fifth question, meron daw bang expiry itong Gomo Sim? So dun sa mismong packaging niya, meron na doon nakalagay na kapag hindi siya na-activate, merong expiry date dun sa mismong packaging niya. Pero ang tanong talaga, meron ba siyang expiry kapag ginagamit na siya? So nung una hindi ko ito masagot, pero may nag-comment doon na nagsabi na meron daw siyang expiry. Then kinonfirm ko na lang din to sa website ng Gomo at meron nga talaga siyang expiry. So bakit at kailan nga ba siya nag-expire? So merong expiry itong Gomo Sim kapag halimbawang within 1 year, wala tayong naging purchase history sa mismong offers nila. So, mag-expire yung mismong Gomo Sim natin. Kaya kailangan within 1 year, magkaroon tayo kahit isang purchase sa mismong offers nila. Para hindi ma-expire yung mismong Gomo Sim natin. Then, kung halimbawang malapit na mag 1 year at hindi pa rin tayo nakakapag-avail o nakalimutan natin mag-avail ng offers ng Gomo. So, para maiwasan yun, magibigay naman ng notification yung Gomo para ma-notify tayo na kailangan na natin mag purchase ng offers nila para maiwasan yung pag-expire ng mismong Gomo Sim natin. So medyo matagal pa naman bago mag-expire yung Gomo Sim natin kasi kare-release lang nito last October. Pero imagine natin, halimbawa mag-expire yung SIM natin, mai-renew ba natin to? So sabi sa Gomo website nila, hindi na natin mare-renew yung mismong SIM card number natin at hindi rin natin pwedeng i-request na yung mabibili nating SIM ay yung dati nating SIM number na nag-expire. Kaya no choice tayo, bibili tayo ng bagong SIM at bago ulit yung SIM card number natin.
Mas maganda sana in future magkaroon pa ng mas mababang offer yung Gomo para maiwasan natin kagad kung halimbawang hindi natin kayang bilhin nung araw na yun yung offers nila na 299 o 499. So malay natin in the future magkaroon ng mas mababang offer yung Gomo sa mismong application nila. Last question, ito talaga yung pinaka-universal na tanong ng karamihan. Hindi lang sa last video ko, pati na rin sa mga nagumawa ng review about dito sa Gomo. So yung tanong doon, kailan daw ba aabot or hanggang kailan ba aabot yung 25 gig na data natin sa Gomo? To be honest, kailan din yung makakasagot niyan kung paano nyo ba gagamitin yung data ninyo. For example na lang, nung dumating yung Gomo SIM sa inyo at naka 5 gig agad kayo, so ibig sabihin na aabot yung data nyo ng 5 days yung 25 gig ninyo. So para mas masulit, syempre tipit-tipirin na lang natin para masulit natin yung 25 gig na data. Mahalan kasi yung offers nila na 299 at 499. Kaya depende sa inyo kung gano'n nyo ba ma-handle yung data nyo. Ngayon naman dito na tayo sa mismong experience ko dito sa Gomo SIM. So itong Gomo SIM, 15 days ko na siya nagagamit mahigit. At ginagamit ko siya as backup SIM, ginagamit ko siya pag-aalis ng bahay. At nadala ko na rin siya sa iba't ibang lugar. At okay naman yung performance niya sa akin. Yun lang napansin ko dito, kung wala talagang signal sa pinuntahan namin or walang signal ng Globe, apektado rin pati itong Gomo SIM. Pero overall performance niya, okay na okay siya. Kasi ako personally, ang laki na nang natitipid ko dito simula nung meron kaming Gomo SIM. Kasi hindi na ako nag-load pag-aalis ng bahay. Ito na lang din yung ginagamit ko pang call at pang text at pati na rin sa data. Then nagamit ko na rin siya sa prepaid wifi na modem and okay naman siya, pero minomonitor ko pa rin yung data niya kung malakas ba yung nababawas o hindi. Pero based on my observation, okay naman, katamtama lang naman, at kung gaano kalakas kumonsume yung phone ko, gano'n lang din kalakas kumonsume dito sa prepaid wifi modem. Kaya ako mararecommend ko, maganda tong pang online class para sa mga nag-online class dyan, itong Gomo SIM. Ayan, nasagot ko na agad na marirecommend ko sa inyo yung Gomo. At yun nga, nagtanong din ako sa mga group ng Gomo kung marirecommend ba nila to at kung satisfied ba sila sa performance ng Gomo para sa kanila. Pero ito lang, yung mga sagot nila to, syempre iba-iba yung location nila at iba-iba rin yung magiging sagot nila sa vote dun sa poll. So ito yung poll, ilalagay ko dito. So yung una ko tinanong sa kanila kung satisfied ba sila. At karamihan naman doon, almost satisfied naman sila sa performance ng Gomo. Then tinanong ko rin sila kung marirecommend ba nila to para sa inyo. And karamihan ang sagot doon, yes, marirecommend nila yung Gomo para sa inyo. Kasi ako personally, marirecommend ko talaga to para sa mga nag-online class at sa mga nag-mobile games dyan. Kasi ito, walang expiry, wala kayong intindihin na magkakat na yung data ninyo. At yan lang yung mga gusto ko sabihin about dito sa Gomo. Ito lang, kung halimbawa isa kayo sa mga nagbabalak palang bumili ng Gomo, try nyo mag-join sa mga group kung saan may mga Gomo user na para makapagtanong din kayo kung halimbawa ang concern nyo yung location, malay nyo may mga ka-location kayo doon at matanong nyo kung okay ba yung signal doon sa location nyo. So para ma-sure kayo about dito sa Gomo. At makapagtanong din kayo ng mga concern nyo kung di man kayo masagot dito sa YouTube. Kasi sa Gomo group, sigurado ako na masasagot yung mga concern ninyo. Pero kung hindi kayo makahanap ng Gomo group at kung may tanong pa rin kayo, comment yan sa baba, sasagutin ko pa rin yan. At ngayon naman, lalabas na tayo sa mismong mechanics natin para sa giveaway natin. Ang giveaway nga pala natin ay yung 5 winners ng 200 pesos na GCash load dahil yan yung may pinakamataas na vote sa poll natin last time. At for the mechanics ng giveaway natin, so syempre dapat nakasubscribe kayo sa channel na to. And second one, like nyo yung page natin, nasa description box yung link. And third one, mag-share kayo ng kahit isa kong video sa Facebook ninyo. At pang-apat naman, mag-comment kayo ng hashtag walang budget, then kung ano yung gusto nyo i-comment sa video na to. So ganito yung format ng hashtag walang budget. So siguraduhin nyo lang na tama kasi yung gagamitin ko sa comment picker kapag din-draw natin yung giveaway natin na to. And yung pinaka-last, screenshot nyo yung comment nyo, then yung nakasubscribe na kayo sa channel na to, then isend nyo dun sa mismong Facebook page na nilike ninyo. Ngayon naman, kailan ba natin i-draw yung giveaway natin? So i-draw natin yung giveaway natin kapag itong video na to bago matapos yung November ay naka 5,000 views or kaya naman naka 2,000 subscriber kagad tayo. So sana ako mag-draw, baka dito lang ako sa YouTube mag-live kapag din-draw ko yon at gagamit tayo ng comment picker. So sumali na rin kayo, try nyo rin kasi pang online class din to, so sayang din to. So yun, hanggang dito lang yung video na to, at kung nagustuhan mo yung video na to, huwag mo na mag-like at mag-subscribe ka na din, and see you on the next one.